Hello, what's up YouTube po? This episode, pag-usapan nga natin kung ano nga ba yung madalas na ipaggawa ng mga customer sa cellphone repair sa Vivo Y5 III. At ayon kay Google, yung Vivo Y5 III nga in-release noong March 2017. Halos 5 taon na din, no? 5 taon na rin pala yan si Vivo Y5 III sa market. No, ngayon, ano nga ba yung madalas ipaggawa ng mga customer dyan? Ang number one dyan yung password. Ito yung nakalimutan nila yung password nila. No, yung Vivo Y5 III po, hiwala din yan pong hard reset. No, yung pangalawang madalas paggawa ng mga customer dyan, yung LCD. Ito yung nabasag yung LCD nila at hindi na nagtatouch at kailangan na ang palitan. Yung pangatlo naman na madalas paggawa ng customer dyan, yung battery. Ito yung madali na nga siyang malobat. Minsan naman, hang sa logo siya at kailangan lang palitan ng battery. Ngayon, ano naman yung mga latest na sira na lumalabas sa Vivo Y5 III? Ang number one dyan, ito yung updating the system. Ito yung nag-restart lang yung cellphone nila tapos nakalagay na update system o system update. No, ang ginagawa po dyan, pinoprogram po yan para bumalik siya ulit sa dati. Pero ngayon mga update system na yan, kapag lumabas na yan, ang kasunod na yan, itong hang sa logo. No, ito yung nag-restart ulit yung cellphone nila tapos hang na lang sa logo. Ang masakit lang sa galito, minsan hindi na to nagagawa sa program. No, kasi ang sira na po nito ay yung EMMC o sa pyesa na. Ngayon ang pinakabilis naman na solusyon dito yung change board o kailangan ngang palitan ng board. No, kung meron kayong available na board, pwede mong ipalit dyan para gumana siya ulit. At yung pangatlong ang lumalabas na sira ng Vivo Y5 III, etong charging pin. Yun nga lang, yung iba nga neto, medyo mahal nga lang yung singil dahil naka-flex daw po. Kumbaga, isang flex na yung papalitan. Pero may ibang gumagawa niyan, pinapalitan lang talaga ng charging pin. Ang singil po dyan, karaniwan, 400 hanggang 500. Kung hindi naman papalitan ng flex. Ngayon, kung papalitan naman ng flex, ang singil ng iba dyan, 800 to 900. Overall review naman natin dyan sa Vivo Y5 III, matibay naman po siya dahil nagkaroon din ako ng ganyang unit dati, yung Vivo Y5 III, at maganda rin yan sa internet. Yun nga lang, sa sobrang tagal na rin siguro, yung karaniwang ginagawa kong Y5 III, hindi na po siya nagagawa. No, karamihan na nang nagagawa ko dyan sa program, may tama na sa EMMC o palitan na ng board. At sana po may tutunan kayo sa video na to. At muli, maraming salamat po sa inyong panonood. At kita-kits tayo sa susunod na episode. Basta informative, i-upload natin.